Mapagpalang araw sa lahat. Ako si Lyra, lumaki sa San Joaquin, Iloilo at ngayon ay nagtatrabaho dito sa QC. Madalas kong marinig yung mga katrabaho ko na pinapakinggan nila yung channel ninyo. Kaya tinanong ko kung pwede bang magpadala ng true story. Meron kasi akong karanasan na gustong ibahagi. Nangyari ito sa bayan namin sa Iloilo. Nung high school ako, ay hilig talaga naming gumala ng mga kaibigan ko. Kada uwian noon galing eskwela, ay nagkayayaan kami na gumala sa iba't ibang baryo sakay ng hopper. Mga limang motor din ang nagpapaligsahan noon sa daan kapag gumagala kami. Tigi isang angkas, kaya marami kami talagang gumagala. Minsan 8, minsan 10. Tapos, ginagabi na kami noon dahil tumatambay pa kami sa kaklase naming taga roon. O di kaya kapag may nadadaanan kaming dagat. Isang gabing gumala kami ay birthday ng kaibigan naming tawagin na lang nating Christian. Hindi daw siya nagpahanda kaya ititreat na lang daw niya kami ng hapunan sa madadaanan naming kainan. At dahil sa baryo kami gumagala noon ay bihira lang ang may madaanan kaming kainan. Yung mga batsoyan at lumihan ay sarado na ng alas 7 pa lang. Sabi namin ay kahit ano, burger o kaya street food. Pero sabi niya ay nagugutom siya at kanin daw ang gusto. So naghanap kami noon hanggang sa may makita pa kaming bukas na karinderya. May ihawan pa sa harap. Noon lang namin yun nakita kahit ilang beses na kaming gumagala noon. Mag-iisang linggo pa lang silang bukas. Hindi nga yun masasabing karinderya talaga dahil parang bahay na yun na nilagyan na lang ng lagayan ng mga ulam at lame-lamesa. Sabi namin ay keri na yon dahil mukhang masasarap naman yung mga luto. Saka may nanlibre din noon ng inihaw. Nagambaga na lang kami sa litrong soft drinks. Yari lang yon sa kawayan kaya medyo presko din. Ang napansin ko lang doon, Sir Bob, ay yung mga kagamitan nila katulad ng kutsara at tinedor na parang hindi nakaranas ng sterilized. Pati nga yung mga plato ay parang gamit na. Parang kumakain ka talaga sa literal na bahay. Hindi mo mararamdaman na karinderya ang kinakainan mo. Pero syempre, keri nga lang dahil gutom na. 3 putahe ng karne yung inorder namin plus yung barbecue. 7 lang kami noon na nakagala. Kaya kasya na sa amin ang inorder naming mga ulam. May isa naman kaming kaibigan na picky eater kaya hindi ito kumain ng kanin at ulam sa istante. Yung barbecue lang talaga yung kinain niya. Napansin kong kakaiba yung karne nila dahil sobrang lambot nun. Parang isang araw na nilaga sa sobrang lambot. Naghihimulmul na nga yung mga laman nun at natatanggal na sa buto yung inorder naming sinigang. Malinamnam pati yun at natutunaw na lang sa dila. Inalok pa ulit namin yung kaibigan naming mapili pero pas talaga siya. Bumulong pa siya na parang NFA daw yung rice. May napansin din daw siya. Medyo may amoy daw kasi yon. Dahil sa lambot ng karne, ay nilantakan talaga namin yung ulam hanggang sa masimot yon. Nang maapagpahinga saglit, ay nagkayaan na kaming umuwi. Mag-aalas 9 na ng gabi yon. Siguro, mga 15 minutes ang lumipas nang bigla kaming makaramdam ng pananakit ng tiyan. 6 kami noon, maliban sa kaibigan naming hindi kumain at barbecue lang yung nilantakan. Yung isa naming kasama ay suka ng suka. Yung isa naman ay namimilipit na sa sakit ng tiyan. Ako, pakiramdam ko noon ay parang pinaglalaroan yung loob ng bituka ko. Natataing nasusuka ang pakiramdam. Sobrang hapdi talaga na parang mawawala na ako sa ulirat. Nataranta na rin yung kaibigan naming yon kahit hindi sumakit yung tiyan niya. Di niya alam kung sino yung uunahin sa aming tulungan nun. Sinabi naming humingi siya ng tulong pero taranta na siya at palipat-lipat sa amin. Maya-maya nun ay may dumaang tricycle. Doon na kami nang hingi ng tulong. Nagtawag ito ng rescue. Nakakahiyaman na dahil sa katakawan namin ay na-ospital kaming 6. Kinuwento naman ni Joanne sa mga magulang namin kung saan kami kumain. Siya yung picky eater. Noong mga panahon na yon ay hinilig ko na lang na sana naging picky eater din ako tulad niya.
Hindi ko na kasi gustong maramdaman pa ulit yung ganong klaseng pananakit ng tiyan. Parang mapupugtuan talaga ako ng hininga nun. Meron pa nga sa amin noon na grumabi yung kondisyon niya dahil meron pala siyang sakit sa tiyan. Gumaling naman kami pero parang may naiwang hilab noon. At tuwing gabi ay parang inaatake ako ng gutom pero sumasakit naman yung tiyan ko pag kinakain ko. Pinuntahan ni Mama yung kinainan namin pero wala na raw nakatira doon. Malipat-lipat daw ang mag-anak na nagtitinda doon. Di daw nila alam kung bakit. Dahil hindi pa nun lubusang nawawala yung sakit at paghilab ng tiyan ko ay pinatingnan ako ni Mama sa manggagamot. Nakakatawang nakakapangilabot na magkita-kita kami ng mga kaibigan ko doon. Kung ano ang nararamdaman ko ay ganoon din daw sila. Yung isa nga naming kaibigan mas grumabe kaya inoperahan yung tiyan niya. Nagulat kami nang sabihin ng nanay niya na nabubulok na daw yung bituka nito. Iyak daw ito ng iyak dahil huli na ng maagapan. Kung hindi pa daw kami na food poison ay hindi pa niya malalaman na may karamdaman na ito sa tiyan. Balik po tayo sa pagpapagamot namin. Hindi raw simpleng food poisoning ang nangyari. Sinadya daw ito at may balak talagang hawaan at lasunin kami ng mga tao sa karinderya doon. Hindi nga raw siguro karne ng baboy o baka ang nakain namin. Ayaw na niyang sabihin noon pero may ideya na kami. At kapag naiisip ko ay nasusuka pa rin ako. May pinainom siya sa amin noon. At nang malasahan ay nag-uunahan na kaming sumuka. Parang lumot yung sinuka namin. Tanda na lason daw yun. At kapag itim naman ay balak daw kaming hawaan ng pagkaaswang. Buti at dark green lang. Kundi ngayon ay karne na ng tao ang hinahanap-hanap ko. Simula nung mailuwa namin yon ay gumaan na yung feeling namin. Yung kaibigan lang naming naoperahan ang napuruhan talaga at hindi nakaligtas. Do matagal na itong nangyari, 15 years ago na rin, ay masakit pa rin sa amin ang mawala ng kaibigan. Hindi na muling bumalik ang mag-anak na nanlason sa amin. Pero balita namin, after 2 years noon ay nahuli sila. Food poisoning din daw ang kaso. Sa dami ba naman ng nabiktima nila siguro, ay tama lang na makulong sila habang buhay. Magandang araw Sir Bob at sa lahat ng mga listeners ninyo. Tawagin niyo na lang akong Christelle. Itong kwentong isishare ko sa inyo ay karanasan ng BF ko at ng kapatid niya nang minsan magmotor daw sila pa uwing probinsya. Tawagin na lang po natin siyang Rojun at yung nakababata niyang kapatid ay si Ronnie. Angkas daw niya noon si Ronnie at bumiyahe sila mula Katiklan papuntang Iloilo sakay lang ng motor. Alas 11 na raw ng gabi nang dumating sa Katiklan galing pang Batangas sakay ng Tugo at bumiyahe na agad sila pa uwi ng Iloilo. Mga bandang alas 4:30 daw ay malapit na sila sa boundary ng Iloilo. Medyo mabagal lang daw kasi yung patakbo nila at madilim pa ang daan. Dahil nakaramdam na ng gutom at sakto nung maarating na sila ng Kalinog ay may nadaanan silang bukas na kainan. May lugaw, goto at batchoy. Mga laman loob daw ng baka ang sahog ng goto kaya yun na lang yung inorder ng BF ko at nilagang itlog. Kay Ronnie naman daw ay batchoy. Atay at laman din daw ng baboy ang sahog nun. Sabi ni Rojun ay sobrang tabang daw ng lugaw kaya naghingi sila ng patis pero wala daw kaya asin na lang yung hiningi niya. Napansin daw ni June na nagkatinginan yung matandang babae at lalaki. Sa hula nila ay mag-asawa yon at sila yung nagbabantay sa kainan. Maya-maya ay pumasok daw yung babae sa kusina. Ang akala nila ay may dala itong asin dahil pati daw pala yung batchoy ay matabang. Pero isang lalagyan ng toyo at sili lang yung dinala nila. Isa pa raw yung napansin nila. Parang hindi raw ginisa yung mga sahog. As in, ang labdaw daw ng sabaw ng batchoy. Yung goto ay dahon ng sibuyas at paminta lang daw ang meron.
Ito namang daw si Ronnie ay biglang nang hingi ng kalamansi. Hilig kasi niya yung sili at kalamansi pagsamahin. Masarap din talaga yun sa batchoy. Pero wala din daw silang kalamansi. Nakita pa raw ni Ronnie na parang nanlilisik yung mga mata ng matandang babae. Parang bigla daw silang nawala ng gana nun. Ayaw kasi ni Rojo ng toyo na pampaalat. Ito namang si Ronnie, ayaw din daw niya ng toyo sa batchoy. Natawa pa nga ako nun nang sabihin nilang tinake out na lang nila yung order. Iinitin na lang daw nila yon at titimplahan dahil kulang-kulang daw ang ingredients dun sa napag-orderan nilang karinderya. Bumili na lang daw sila ng tinapay sa bakery. Hindi raw maipinta yung mukha ng mag-asawa nang ipabalot nila yung order. Bubulong-bulong ba daw yung matandang babae? Bigla naman daw napasinghal yung lalaki at umalis. Nagparinig pa raw ang mga yon na ang aarte nila. May toyo naman daw, bakit naghahanap pa ng asin? Binigyan na nga raw ng sili, naghahanap pa ng kalamansi. Hindi na lang daw nila pinatulan dahil sobrang aga pa. Ayaw nilang makasira ng araw at mukhang kakabuas lang daw ng mag-asawa. Pagdating daw nila sa bahay nun, ay agad nilang ininit yung batchoy. Binigyan daw ni Ronnie ng kalamansi yon. Samantalang naghanap naman nun ang pati si Rojun. Ganoon na lang yung pagkasindak ni Ronnie nang makita yung batchoy na binili nila. Bumula daw yon ng patakan niya ng kalamansi at naging purong itim yung sabaw. Yung mga sahog daw na karne ay sobrang baho at inuud pa. Masukasuka daw noon ang magkapatid nang maalala nilang tinikman nila yon doon sa pwesto ng mag-asawa. Pinatakan din daw ni Rojun ng kalamansi yung dala niyang lugaw pagkatapos nilagyan ng asin. Bigla daw umalingasaw yung amoy ng mga sahog. Amoy bulok na raw yon at sobrang nakakasukang kainin. Kahit sa alaga nilang hayop ay hindi nila maigawang ipakain yon. Niligay daw nila yon sa plastic at binaon sa lupa. Mahirap na at baka may makakaing hayop at malason pa. Kinabukasan ay kinuwento daw nila yon kina nanay. Bigla daw itong nag-alala. Buti na lang daw at hindi nila agad yon kinain. Baka kung anong mangyari sa kanila. Mukhang balak pa daw silang lasunin nung nagtitinda doon. Baka aswang pangaraw ang mga yon dahil matabang ang luto at wala pang pampaalat, bawang, pati kalamansi. Minsan daw noon ay binalak talaga ng magkapatid na bumalik sa lugar na yon ng madaling araw. Pero pagdating nila, sarado na yon. May dumaan daw doon na nagja-jogging, kaya tinanong nila kung nasaan na yung nagtitinda ng lugaw. Nagulat daw sila sa sagot nito. Matagal na raw na hindi nagtitinda yung mag-asawa. Bali-balita daw kasi na may sumakitang tiyan na ilang customers at tireklamo sila. Nagtataka daw sila noon dahil wala pang isang linggo buhat nang dumaan sila doon. Tapos mababalitaan nilang matagal na palang nagsara yung karinderya na yon. Pasalamat na lang daw talaga sila na hindi nila nakain yung binili. Pero natikman naman ng konti. Kaya daw pala ang mura dahil mapapamura ka. Hanggang dito na lang po ang kwento ng BF at kapatid niya. Ingat na lang daw po sa pinupuntahan niyong mga karinderya. Hello po boss, tawagin niyo na lang akong friends. Itong kwento ay tungkol sa karanasan ng tiyahin kong naging tindera sa isang karinderya. Tawagin na lang natin siyang Auntie Bebe. Nalaga pa daw siya noon nang dalhin siya ng tiyahin niya sa isang bayan sa Mindanao. Ito raw yung nagpapaaral sa kanya. Pero dahil mahirap din talaga ang buhay nila sa probinsya, ay kinailangan din niyang maghanap ng trabaho para may maipadala sa mga magulang niya. Sakto raw at may hiring ng tindera sa isang karinderya malapit sa bahay ng tiyahin niya. Hindi na siya nahirapang maghanap noon at agad din siyang natanggap. Ang trabaho lang niya noon ay ang magbigay ng order. Meron din daw siyang kasamahan na nagsaserve. Bihira lang daw talaga siya nung pumasok sa kusina kung saan niluluto ang mga ulam. Mag-asawang amo raw yung tagaluto.
Tawagin na lang natin silang Aling Carmen at Mang Anton. Iilang beses lang daw niyang nakita yung kusinera nila dahil pinagbabawalan silang pumasok noon sa kusina. May maliit na bintana at doon dinadaan ang mga ino-order. Nakalak pa raw yung pinto papuntang kusina. Nagtataka pa raw siya noon kung bakit mahigpit na pinagbabawal ang pagpasok nila noon ng kasamahan niyang tindera at serbedora. Minsan daw ay napag-usapan nila ang tungkol doon. Baka raw may hocus-pocus o di kaya may secret ingredient silang nilalagay. Lalo daw na curious noon si tita kung ano bang meron sa kusina. Minsan daw ay napaaga siya ng pasok. Dinig daw niya yung pagtadtad pa lang sa loob ng kusina. Dinig din niyang nagtatawanan ang mag-asawa. Nagkunwari daw siya nung naglilinis ng counter na pinaglalagyan ng mga ulam. Pero ang totoo, nakikinig siya sa usapan nila. Nagkagulatan pa raw sila ng kusinera nang bigla itong lumabas ng kusina. Ang dami raw dugo sa apron nito at noon lang daw niya ito nakita. Sa isip daw niya ay napakalaking babae naman daw noon. Sobrang tabaro ng kusinera nila. Kaya daw siguro hindi sila pinapapasok sa kusina dahil sisigip lang. Natawa daw siya sa isiping yon. Pero nakaramdam daw siya ng takot nang makitang may hawak itong pantadtad at tinindan daw siya nito ng masama. Agad din daw itong bumalik sa kusina. Malakas pa nga raw ang pagkaasara ng pinto na parang nainis nang makita siya. Sunod daw nun, ang narinig na lang daw niya ay may hinang usapan. Parang pinapatahimik pa daw noon ng lalaki yung asawa nito. Nagwalis-walis daw muna si tita sa labas. Mukhang ayaw ng mag-asawa na andoon siya sa loob habang naglalagay sila ng lutuing pagkain. Panaka-naka daw siyang sumisilip sa tuwing bumubukas yung pinto ng kusina. Nakita raw niya yung babaeng palabas, bit-bit yung lagayan ng ulam. Matangkad na payat daw yung lalaki. Bahagya din niyang nakita yung mukha nito na himpis. Katulad ng babae ay ang daming dugo din ang suot nitong apron. Sa lugar daw noong mga panahon na yon ay nauso ang mga salvage o yung mga patayan. Ang pinagtataka daw ay nawawala na lang bigla yung mga bangkay. Kaya natakot daw noon si tita na gumala. Diretso uwi talaga siya pagkagaling ng trabaho. Nang pumasok na raw siya sa school ay naging hapon na lang yung pasok niya sa karinderya. Hanggang alas 9 ng gabi daw bukas yung karinderyang yon. Minsan daw ay naiwanan niya ang pitaka niya sa karinderya. Natatakot siyang baka mawala yon sa pinaglagyan niya kinabukasan. Kaya binalak na lang niyang balikan ito para kunin. Ayaw daw niyang magpang-abot sila nung mag-asawang kusinero. Kaya madaling araw, mga alauna daw siguro yon, ay bumalik siya sa karinderya. May susi naman kasi siya sa harapan na pinto dahil siya ang palaging nauuna noon at tagabukas. Tuwing papasok daw kasi siya ng maaga sa karinderya, nung hindi pa siya nag-aaral ay palaging nandoon na ang mag-asawa. Sa likod daw ang mga ito dumadaan at sila din ang may hawak ng susi doon. Sobrang dilim pa daw noon at idadala na lang siya ng flashlight. Pagpasok ay agad niyang hinanap yung pakay niya. Natakot daw siya noon na baka may makakita sa kanya at pagkamalan pa siyang magnanakaw. Agad naman daw niyang nakita yung pitaka. Aalis na daw siya noon nang makarinig siya ng may hinang daing sa kusina. Pinakinggan daw niyang mabuti kung ano yon. Pero daing daw talaga yon ng tao na para bang nahihirapan. Inilusot daw niya yung ulo niya dun sa maliit na bintana na daanan ng order. Sakto lang daw yung ulo niya doon. Inilibot niya ang paningin at sinanay sa dilim. Doon daw sa may bandang kanan niya nanggagaling yung daing. Inilawan daw niya yon. Ganoon na lang yung paghihilakbot niya nang makita ang isang lalaking nakahiga sa may parang sementadong lababo. Parang putol na nga raw yung kamay nun at naliligo sa dugo. Sa sobrang takot daw ni tita ay nataranta siyang lumabas ng karinderya. Nakalimutan pa nga raw niyang ilak yung kandadong kadena. Pero inagahan na lang daw niya na pumunta doon para siya na ang magbukas. Grabe daw yung kabog ng dibdib niya. Takot na takot daw siya nang makita ang taong nakahiga doon. At nasuka din siya nang maisip na baka laman ng tao ang niluluto ng mag-asawa at ang tinitinda nila sa karinderya.
pero lasang baboy naman daw yung nakakain niya doon. Kinabukasan nga raw noon ay maaga siyang pumunta sa karinderya. Pero nagulat siya nang maabutan ng amo nilang andoon na sa loob. May nakapatong daw doon na malaking lagayan ng pagkain sa isang lamesa. Inutusan pa daw siya ng amo niya na bitbitin yun papuntang sasakyan nito. Hindi raw noon nagsasalita si tita. Pilit daw niyang inaninag yung laman ng malaking Tupperware. Kakaiba kasi yung amoy noon. May lansa. Inilagay daw niya yon sa likurang upuan ng kotse. Pagbalik daw niya sa loob ay meron pang isang Tupperware. Muli daw niyang binitbit yon at pinasok sa loob ng sasakyan. Nagpasalamat lang daw yung amo niya noon at umalis na. Nagtaka daw yung kasamahan niya noon dahil halos ayaw daw niyang galawin yung ulam nilang karne. Puro gulay at kanin lang daw ang kinakain niya simula nang makita niya yon. Sa pagtataka, ilang buwan lang ang lumipas ay pinasara ang karinderyang yon at nakulong ang mag-asawang kusinero. Pati nga raw yung amo nila ay hinuli sa di malamang dahilan. Bigla naman daw nung nagkasakit si Lolo na tatay ni Natia at Papa, kaya bumalik siya sa probinsya nila. Nang mamatay si Lolo at pinapabalik siya ng tiyahin niya sa Mindanao, ay tumanggi na siya. Kinuwento niya yung dahilan. At yun nga raw, kumalat na lang yung balita na yung amo daw nila ay nagpapasalvage ng mga taong nawawala. Pero walang lumabas na balita na kinakatay yun. Mukhang binayaran daw ang mga pulis at media para hindi lumabas ang totoong kwento. Hindi kami makapaniwala nun na may ganoong karanasan si tita nung kabataan niya. Nangyari pala to mahigit 30 years ago na. Buti na lang daw at napatunayan naman na karne na mga hayop talaga ang niluluto at tinitinda nila noon. Sana boss ay mabasa ninyo itong kwento. Hello po sir at sa lahat. Ako si Lorraine, taga Antipolo. May gusto lang po akong i-share sa inyo tungkol sa kababalaghang nasaksihan nang matrabaho ako sa isang karinderya dito malapit sa amin. Alas 4 pa lang ng umaga noon ay gising na ako para pumasok. Isa kasi ako sa nagpe-prepare ng mga pangsahog sa mga lutuing putahe. Dalawa pa lang kami noon ni Ate Norma. Siya ang cook namin at pinsan ng may-ari ng karinderya. Sarado pa noon sa harap at andun kaming dalawa sa kusina. Habang nagkukwentuhan noon, narinig namin ang parang pag-usog ng upuan doon sa labas sa may kainan. Yung tunog na parang hinihila yung upuan, kaya akala namin ay may tao na doon at hindi lang namin nakita. Nilabas ko yon, pero wala namang tao. May isang upuan na doon na nakababa. Itinataob kasi yung mga upuan sa ibabaw ng mesa. Pero yung isang upuan ay nakababa na talaga. Binaliwala ko lang yon dahil baka nakaligtaan lang. Pagpasok ko sa kusina, pairamdam ko noon ay may dumaan sa likuran ko. Nanayo yung balahibo ko. Paglingon ko ay wala namang ibang tao. Tinanong pa ako ni Ate Norma kung sino raw yung naroon. Sinabi ko, wala pang tao. Tinanong niya ulit ako kung ano yung tumunog. Sinabi ko na lang na baka may dagang tumakbo at nasagi yung upuan. Baka nga raw, pero wala naman daw daga sa karinderya noon. Habang naluluto siya noon, ay naglilinis naman ako ng lamesang pinag-aayusan namin ng mga lutuin. Nang maya-maya ay marinig namin na may kalampagan sa labas. Inasahan ko talaga na dumating na yung ibang kasamahan namin. Nagsasalita ako noon habang palabas ng kusina. Pero natigilan ako nang wala namang ibang tao. Nagtaka din ako dahil yung mga lagayan ng ulam sa estante ay nakatihaya na gayong pinapataob yon. Dali-dali akong bumalik ng kusina at binulungan si Ate Norma. Mukhang may multo ka ako sa labas. Huwag ko na lang daw pansinin, sabi niya. Hindi man lang siya nagulat o natakot sa sinabi ko. Sanay na raw siya. So nalaman kong totoo ngang may nagpaparamdam doon kapag madaling araw.
Maguhan pa lang kasi ako noon sa karinderya. Kwento ni Ate Norma, nung mag-isa pa lang daw siya dati ay nadidinig daw talaga niya na may naglalakad sa labas kahit wala naman siyang nakitang tao. Minsan daw ay may hihila at tutulak ng upuan. Ang pinaka nakakatakot daw niyang naranasan noon ay nung nagluluto daw siya. Bigla na lang siyang nakarinig ng pagsitsit sabay ang pakiramdam na may tao sa likuran niya. Nang lingunin naman niya ay walang katao-tao. Paulit-ulit daw na halos ganoon ang eksena, kaya nasanay na siya. Pero sa katulad kong matatakutin ay nagpaalam akong umalis noon. Nanghihinayang nga sila dahil masipag daw talaga ako. Pero agad naman ako nakapasok sa ibang trabaho. Paminsan-minsan ay nakakausap ko si Ate Norma dahil doon ako kumakain sa karinderya tuwing hapunan. May nagpaparamdam pa rin daw. At paminsan-minsan ay naririnig din ito ng kasamahan ko dati. Pero katulad ni Ate Norma ay hindi na lang niya yun pinapansin. Kahit na raw may pagkakataong todo papansin daw ito. Minsan, nadidinig daw nila sa labas na parang may nagdadabog. At yung ilaw ay madalas kumurap-kurap. Nagpaparinig na lang daw noon si Ate Norma na huwag na raw magpapansin dahil busy ang mga tao sa karinderya. Bigla naman daw yung titigil. Siguro ay gusto lang maipaglaro nung multo na yon. Matagal ko pa bago nalaman na may namatay pala doon. Dati daw nilang kusinero. Masiyahin daw yon at nakaugalian daw nung gawin pagkatapos magluto ay hihila na ng upuan doon sa labas at magkakape. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, sir. Hindi man gaanong nakakatakot para sa iba, pero para sa akin, nakakatakot pa rin ang pagpaparamdam ng isang multo doon sa pinagtrabahuhan kong karinderya noon.